Scottish shells, cotton, and Hoplon. Hoplon? Yes, Hoplon is a local fabric kasi ito. Saan ito? Ito siya. Local fabric ito dito sa Iloilo. Yeah. Galing, di ba? Ang dalit na ito. Talaga naman, hindi basta-basta lang. Nakarating na ata to sa Paris, France. Kaya talaga naman, nakaka-proud itong si Eric. Hindi lang siya sa Pilipinas in the end, maging sa ibang bigating bansa rin. Ito, ganda naman ang likod, no? Yeah. This is also one of your favorites? Yeah, it's my one of it. Actually, it's a bridal gown. Wow! Kakaiba yeah. Siya, ha? It's a study of draping. Draping? Yeah. Okay. Bridal gown. Bridal gown, show, show. So a bridal gown doesn't have to be white. No. White. Pwede ka niya. Talaga, may mga women are adventurous dito sa Iloilo. Yeah. Hindi na talaga sila tumitikim sa dapat magkasal ka, dapat puti. No. Wow. Sino yung dream celebrity mo na isang araw gusto kong ikawan ng damit niya? Actually, wow, Chrissy! Narinig mo yan? Pangarap ni Eric de los Santos na sana'y maigawa ka niya ng gown. Yeah, please. Also, I like also Gretchen Guapo. Okay. Gretchen Pareto Guapo and also Sharon Caneta. Abay, hindi naman talaga small-time designer itong si Eric dahil maraming big-time artista na ang nagsuot ng gawa niya. Sina Sarah Geronimo, Kim Chu, ang inyong pong lingkod at maging ang mga fashionista sina Alana Lopez Montelibano, Eva Abesanis, Jojo Zabarte at marami pang iba. Ang mga designs ni Eric hindi lang fashionable, functional pa. Aba, tingnan niyo itong isang na-invento niyang damit. Pwede mong masuot ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi walong styles at higit pa. Tingnan nga natin. Anong ibig mo sabihin sa 2008 functionality? Functionality, may parang kailangan din yung parang airy, very soft, magaan. Yun ang importante. Madaling gamitin. Madaling gamitin. That's number one. Sa mannequin, talaga namang world-class ang dating ng mga gawa ni Eric. Ano pa kaya kung suot na ito ng mga nagagandahang Ilongga? Aba, pati ako, makikiram pa rin sa pagbabalik ng Paul and Fred. Kanina, ipinakita sa atin ni Eric ang mga bago niyang creation for 2008. Ngayon, aba, iparampa na natin ito sa mga magagandang modelong kasama natin. Ang ganda! Angat sa mga designs ni Eric para sa 2008, ang paggamit ng mga ribbons. Maingat at matiyagang pinagdikit-dikit talagang kakaiba. Eric, kung meron kang matatawag na tatak in your clothes. My clothes, yes. Very classic, pero with a twist. Present to you my latest collection for 2008. Here are my models. Thank you.
na dumalaw sa iyo dahil sa iyong mga damit? Just visit me here in my shop here in Dililoy, just near San Agustin Gym. I'm just here and anytime, just send an appointment. And you have a fashion show? Yeah, I'm coming up a fashion show in February 13. It's glorious for Ateneo de Iloilo. Yeah, Garrick, maraming salamat at good luck. Thank you. At for the first time, sa unang pagkakataon po, mga kaibigan, tayo nakadalaw dito sa Iloilo City. At hindi ako mag-aapiling sabihin, paulit-ulit ng paulit-ulit, salamat. Thank you. Salamat for your clothes at salamat sa inyong pagkita. Thank you, Iloilo, maraming salamat. Salamat sa pasalubong mo, ha. Ang sarap niya to. My mom used to make this. Yung acharang manggang nilaw. It's sarap. So delicious. Ang sarap. Napakayaman po ng kultura talaga ng Pilipinas ng Iloilo. At hindi lamang yan, Chrisin. Dahil kung magpasalamat sa mga tao, katulad na lamang ni Angel, thank you. Maraming salamat, Jerry Trenias. Talagang Marisa Segovia mula sa aking puso. Maraming salamat. Magkwento ka doon sa Guimaras. Ay, ang ganda. Ganda, okay. So kami pumunta. Gano'ng ka-fresh ang hangin? Ay, Diyos ko, Chrissy. Fresh. I've been to other places. Uy, lumipad na yung likod natin. Mga decor. Hindi ko kaya to. Ay. Baka ang next level, tayong dalawa lang lilipad. Hahawakan ko na lang siya. Alam mo, ang Guimaras na pagkaganda. Okay, ano, dito na ako. Beautiful talaga ang Guimaras. Ang sarap din ang pagkain. Lahat, kahit saan ka tumingin, mga kaibigan, merong mangga. I love it. It is the sweetest mango in the whole country. And meron, you know, we can market that, Yes. As a mango adventure. At saka, it's talagang the mango capital, hindi lamang ng Kabisayaan, kundi ng buong Pilipinas. Ano ang nasa Guimaras? Lahat ng tao nakangiti. Hindi ako makangati nito, ha? Pag hinawakan ko, hindi naman. Alam mo. Okay. Lahat ng tao nakangiti, lahat ng tao alam kung ano ang kwento ng Guimaras. You want a story? Quickly lamang, mga kaibigan. Gima at Aras. Si Gima po ay isang prinsesa. Si Aras ay isang alipin. That's a legend. Aras is a girl or a boy? Aras, I think, is a boy. Okay. Gima, baliktad, Gima is the boy, Aras is a girl. Anyway, prinsesa at saka alipin. Nagmahalan sila. Like us? well, alipin, oh, sa gigilid naman. Oh, and then, what happened? Nagmahalan sila. Tapos ayaw siyempre ng mga magulang ng prinsesa. Kaya ang nangyari ay sila'y nagtanan. Tumawid sila doon sa dagat na that separates Iloilo and Guimaras. Nagkaroon ng bagyo. So nawala sila at sila'y pumanaw po at sila'y namatay. In other words, nawala. Bagyo? Sad. Mm-mm. And then, tuwing bumabagyo daw, yung tatay nagsisi kung bakit hindi niya tinanggap yung pagsing-irog na nagmamahalan. So every bagyo, may naririnig sila na, Gima! Give me a reverb. Guimaras! Guimaras! Kaya naging Guimaras siya. That's the legend of Guimaras. Parang hindi mo na-appreciate. Yan ang Guimaras. Sana kaya, kwento na lang tungkol sa mangga. Ma-excite ako. Ay, isa. Maganda rin ang kwento ng mangga. Maraming nabuhay na pag-iibigan kasi kasama ko si Graciel at saka si Jasmine. Maraming naligaw sa kanila sa Guimaras. Oh, nice! Yeah! Alright! Ang tingin sa kanila para silang matatamis na mga mangga. Correct! Okay, so let's go to Guimaras! Okay! Kaibigan, sama po kayo sa aming pamamasyal sa Guimaras. Narito po!